Magandang araw mga kabarangay sa mga kapuso po natin. Welcome po sa isa na naman pong edisyon ng ating Barangay LS 97.1 online. At ngayong hapong ito mga kapiling natin, ang napakaganda at napaka-sexy na si Miss Bianca Umali. Hello po. Yeah, Bianca, batiin mo muna yung mga kapuso natin na nanonood ngayon sa ating Facebook page at syempre mga listeners ng Barangay LS. Go ahead. Sa lahat po ng mga kapuso na nanonood at of course sa listeners ng Barangay LSFM, hello po sa inyong lahat. I hope that everyone is safe and back to normal na po sana ang lahat. Mismo yan. Ito ang tanong ng ilan sa mga kapuso natin, Bianca. Ilan sa mga netizens natin, syempre. Yung mga nagsesend din sa atin ng ano. Kasi kanina sa Facebook page ko, nagtanong ako kung ano ang gusto nilang itanong kay Bianca, di ba? Kumusta na ang isang Bianca Umali ngayon? Ngayon, very happy and siguro fulfilled po with the simplest things of life. Mm-hmm. Kasi yun nga po, marami rin po akong natutunan during the ECQ, being quarantined with the family and being inside the house for how many months. Mm-hmm. Opo, and to appreciate yung bawat segundo ng bawat araw. Ayun, so meron ka bang mga discovery sa sarili mo na ganito pala yun? Ah, kaya pala, parang ganun na-discover mo sa bahay or sa family mo? Ang latest discovery ko po sa sarili ko siguro is that when I learned how to meditate. Lately, opo, actually hindi ko inakala ever na ma-enjoy ko siya. But, natutunan ko siya, I actually do it daily now. And, mas calm ako every day and mas clear yung pag-iisip, which is actually a great thing for me personally. Okay. And also, sa family naman po, siguro yung, siguro ngayon napagbayaran ko na po lahat ng mga oras na wala po ako sa bahay, na hindi po sila kasama. Ngayon napapagluto ko na sila araw-araw. Nakapaglinis na ako para sa kanila. Mas nakapag-spend ako ng mas maraming oras with them. Kumbaga nakapag-recharge ka, di ba? Bago bumalik sa trabaho. Yes, sobra po. Sobra. Mm-hmm. So sabi mo nga na ipagluto mo sila. Ano bang paboritong lutuin ni ano ni Bianca? Puro lutong bahay dahil po sa lola ko. Siguro po number one dyan ang sinigang na favorite po namin lahat at adobo. Sinigang at adobo. Ayan ang mga kabarangay. Yes. Sinigang at adobo ang paborito ni Bianca. Mm-hmm. Ikaw ba Bianca, for example, kasi di ba medyo mahigpit pa naman yung community natin. Itong lalong-lalong yung bansang Pilipinas, yung iba hindi talaga pinapayagan na bumalik sa normal. Kapag bumalik na sa normal, itong kalagayan natin ngayon, ano yung unang-unang bagay na gusto mong gawin sa sarili mo sa buhay? Magtrabaho. Miss na miss ko na magtrabaho. Sobra. Siguro kasi nakaka-miss din gawin yung kung ano yung passion mo sa buhay. Mm-hmm. And para sa akin, yun ay yung makapag-entertain, mag-perform, and umarte sa harap ng mga camera. Pero kung yung simpleng unang-unang bagay na gagawin ko paglabas ko ng bahay ay yung magpa-araw. Magpa-araw. Kasi na-miss ko nang maramdaman yung araw sa balat ko. Kasi dito po sa amin, hindi gaanong tumatama yung araw sa loob ng bahay. Siguro kung naging normal lang tayo, malamang makakita na naman kami ng mga beach photos mo. Sa IG mo malamang, di ba? Naku, puro throwback na nga lang mga napopost ko ngayon eh. Mm. Yun, mga kabarangay, narinig nyo ha, si Bianca Umali, mga kapuso ha, yun ang mga gusto niyang gawin. Ikaw ba, may namimiss ka ba sa, ano, sa nakatrabaho or showbiz na talagang gustong-gusto mo nang makita, gustong-gusto mo nang kumustahin in person? Sino itong taong ito? Siyempre naman, madami sila. Madami sila. Yung mga ganyan tawa, di ba, para? Oo, naman. Madami sila. Pero ngayon, Bianca, alam mo, namimiss ka na ng mga kapuso natin. Pero, nawawala yung pagkamiss na yun kahit konti lang kasi patuloy ka pa rin namin napapanood sa Kambal Kariban na pinapalabas pa rin sa GMA. Ayun.
At nung last interview ko kay Jerry, kay pare ko, eh, na sabi niya eh, thankful siya sa GMA na kahit pa paano, kahit naka-break kayo, eh, napapanood kayo ng mga kapuso natin. So, ikaw, anong masasabi mo doon? Nakakatawa po nung nalaman ko na i-replay yung Kambal Karibal kasi yun nga po, it was one of the shows na I did na napakaganda po nung contact ko and very unexpected yung na nagtagal po kami ng ganun katagal and yung reaction and feedback ng mga tao sa amin. It was a wonderful project and knowing na hanggang ngayon actually nakikita at nababasa ko pa rin lahat ng mga feedback nila, nakakatuwa po na maganda and na-enjoy pa rin nila yung palabas. Yes, man. Okay. Eto, let's talk about your very first single, the last time na na-interview kita rito, na pag-usapan na natin to. So, para naman dun sa mga kapuso natin na hindi pa nakakaalam, si Bianca Umali po, mga kapuso, ay may bagong awitin at ang title po ng kanyang song ay Kahit Kailan. Pwede mo ba kaming kwentuhan about this song, Bianca, Kahit Kailan? Kahit Kailan, my debut single. Isang pangarap na hindi ko inakalang matutupad ko sa buong buhay ko at yun na yung kumanta at magkaroon ng sarili kong kanta. Kahit Kailan was composed by the one and only Paco Ares Pacochaga and of course produced by GMA Music. And ayun, ang Kahit Kailan po siguro ay tungkol sa isang taong nagmamahal na depende sa interpretation pero pwedeng hindi niya makuha yung taong mahal niya or wala na yung taong mahal niya. Oh. Pero sobra-sobra yung pagmamahal niya sa taong niya. Yun na. At syempre, napanood ko yung music video mo ng Kahit Kailan at naka-out na ito. That's 2 months ago, di ba? Yes. Sa YouTube channel ng GMA Music. Anong pagkakaiba, Bianca, ng paggawa ng isang music video sa paggawa ng isang teleserye? Siguro, unang-una po sa lahat, mas mabilis ang paggawa ng music video. Mm-hmm. And mas masaya din kasi, paano ba? Masaya sila in different ways. Ang teleserye po kasi, kumbaga may mga continuity, may story, and mas mahabang panahon ng kailangan para mag-shoot. Pero ang music video, parang ako ang naramdaman ko, parang naglalaro lang ako ng dress up ng isang buong araw. Tapos, arte ka na yung mga eksena mo. Pinaka unang lugar na gusto mong puntahan yung pagkatapos ng lockdown na ito na nangyari sa atin lahat. Pinaka unang lugar aside from work na gusto mong puntahan at pasyalan. Beach. So, beach talaga. Namimiss mo na mag-picture, no? Sobra po, sobra talaga kasi sa lahat po ng mga nakakilala sa akin talaga, malaking bagay din sa buhay ko ang dagat. Mm-hmm. Mga isla, kaya talagang number one siya na pupuntahan ko kapag okay na lang. Dapat pala makapagpatayo ka ng bahay, yung tabing dagat. Yes. Mas maganda. Totoo po yan. Pangarap yan. Eto, aside from your very first single Kahit Kailan, may plano pa ba si Bianca na sundan itong first single mo na ito ng panibago? May binabalak pa or oo, sa, ngayon wala po. Pa? Mm-hmm. Yes, well, ngayon kasi, of course, everything is on pause kasi dahil nga po sa current situation natin. But, ang masundan yung single ko, of course, syempre gusto ko masundan. Hopefully, masundan very soon. Siguro pag okay na lahat ulit. Ayun. So, Bianca, for the last time, imbitahan mo yung mga kapuso natin, mga kabarangay natin na mag-stream at download
ng iyong kantang kahit kailan from GMA Music. Go ahead. Yes, ayan. Sa lahat po ulit ng mga kapuso, sana po ay supportahan po ninyo at pakinggan ng aking very first single, Kahit Kailan, under GMA Music. Pwede nyo na po siyang i-stream at i-download sa lahat po ng digital stores worldwide. Iyon na. From GMA Music po yan, mga kapuso. Yes. Again, Bianca, maraming salamat sa iyo. Salamat po. Maraming salamat din po. Nakita ka na namin dito sa network at meron ka bang pinatrabaho ngayon, bagong shows or binabala? Currently, I am doing a series with HBO. Ito mm-hmm. po yung Half World Season 3. This will be airing hopefully very, very soon. And also, ang aking pinakabagong GMA Primetime series, Weasel Wives. Iyon na, mismo yan, mga kabarangay. Again, Bianca, maraming salamat sa iyo sa time na binigay mo sa akin. Salamat din sa po. Thank you po. At syempre, mga kapuso, pwede niyong i-request ang song ni Bianca sa aming barangay LS97.1 Kahit Kailan from GMA Music. So, marami pa po tayong kakausaping mga celebrities, mga personalities dito po sa ating barangay LS97.1 online. Maraming salamat po. Kasama po ni Bianca Umali, ako po si Papa Obet ng barangay LS97.1 forever. Bye-bye! Bye po!